Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bilang mananampalataya tayo tinatawag hindi para magsawalang kibo sa harap ng kasamaan at kawalang katarungan, kundi para iwaksi at lupigin ang kasamaan sa pamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal. Nawa ang Eucharistia ang ating ipinagdiriwang ang maging bukal ng ating tapang at lakas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong magas. Kami ay lingapin at sa kahirapan na iyong iligtas. Awaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
manaming makapangyarihan. May salog nawa namin palagian ang mga galing sa espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulaan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gayon ang pagtingin sa
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain niyo naman ang Kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marunong sa kanilalaning katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ipagmalakihin inuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat sa inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lang. Tatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumusunod sa anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong pala yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iyara mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balaban. Kung sa piritang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang sala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihirap sa iyo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kabutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sabagat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang isa lamang na inyong iibigin, anong pang tarantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid,
Ano ang nagagawa ninyo higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. Medyo may kabigatan ang hamon na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang hamon na patuloy natin tinagsusumikapan sa loob ng 2,000 taon ng ating pananampalataya. Yung pahayag ng pumikapal na higit sa pamantayan ng tao, higit sa pagtingin ng ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pag natin kalimutan na yung pamantayan ng mata sa mata at ngipin sa ngipin is not entirely wrong. Pero nais na ipahay ng puno may kapangalin, lagpasan natin ito. Sabagat, ito po yung naging batas ng tao sa mahabang panahon. At kahit na nga hanggang ngayon, gusto pa rin ng iba na ito pa rin yung paging pamantayan ng tao. Pero ang pahayag na ipinibigay ni Jesus ay higit sa pamantayan ng tao. Hindi niya nais na ngipin sa ngipin lamang. Alam niyo po yung ngipin sa ngipin. Yan ay, kasi ng mga panahon na kung tawagin po natin ay barbaric times. Ay dahil sa pinatay po ang isa kong kamag-anak, papatay din ako sa isang mong kamag-anak. At kung hindi mangyayari yun, anong kahinagnag, magkakaroon ng away ang dalawang angkan. Yung pong mga Muslim may tinatawag dito, no? Yung tinatawag nilang rido. No? Yan po ay lumang batas na nais na lampasan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi nga natin, kahit na ngayon ay 21st century na, ay may mga tao pa rin yan ang gusto. Kaya gusto ibalik yung death penalty. Yung death penalty ay tumutukoy sa batas na ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero yung paanyaya na ibinibigay ni Jesus ay isang paanyaya na alin. Lampasan ito. Higitan ito. Sa 2 kadahilanan na ipinamamahalin ko sa atin ngayon sa pamagitan ng pagbasa. Una, na pinapaanyaya ni Jesus na pagtugon natin na higit sa pagtingin ng ipin sa ipin, mata sa mata. Una, sabagat yung pong kaparusahan, yung kaparusahan na iniingi natin ay huwag sanang makita na ito ay tulad na po ng binanggit ko noong nakaraang linggo ay kung tawagin po natin ay simply punitive. Ano ibig sabihin ng punitive? Para lamang maparusahan. Para lamang maparusahan. Kasi nagkasala ka, paparusahan kita. Kasama yon. Pero hindi lamang yon. Sabagat kung ang pagkabasihan lamang natin ay dahil sa kayo nagkasala at ikaw ay dahil sa simple kayo nagkasala, parusahan kita. Ay kung ganun lamang yung ating kaisipan, ay hindi tayo umaangat sa
tingin na ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil, that it should also be restorative. Anong dapat? Binubuo ka. Kasi gawa ng masamang pangyayari, yung paglabag sa batas, o kung tawagin natin ng krimen o kasalanan, ito ay sinisira, winawasak yung biktima. Pero hindi lamang po yung biktima ang winawasak nito. Pati yung ng biktima, winawasak ang kanyang pagkatao. Bakit? Kasi yun yung dulot ng kasalanan. Yes, o yung pagsasakatuparan ng batas, kung inalapat mo ang batas, ay hindi lamang ang tao ito'y maparusahan. Ngunit alin, na sana ang tao na ito ay muling mabuo. Muling mabuo. Bagamat maaaring gawa ng pagkakasala, maaaring may mga bagay na hindi na pwedeng mabuo. Kasi sabi nga natin ay winasak, nawala. Pero pinagsusumikapan natin na ito ay muling mabuo. Lalong-lalo na po yung pagkatao ng tao. Kung ang pagiging pamantayan mo lamang ay maparusahan ka, ang tanong ay, ikaw na naging biktima, pagkatapos mo ba na naparusahan itong taong ito, nabuo ka ba? Yung tao na naparusahan ay sigurado mo na ibigay niya yung hinihingi ng katarungan. Kasi naparusahan siya. Pero ikaw na nabiktima, kahit na naibigay yung parusa, baka mamaya hindi ka pa rin buo. Binasa ka na ng nakalipas na pangyayari. Bagamat na ilapat na ang hinihingi ng batas, hindi ka pa rin naiayos. Kaya nung sabi ni Jesus, yung binigay kong halimbawa rito, ayayan niyo po na balikan natin yung binigay ng halimbawa rito, nali, na yung pamantayan ni Jesus na huwag ninyong labanan ng mansamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. So, yung pamantayan ng tao, pag sinampal ka, sasampalin mo rin. Yun yung pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng Diyos, Ellen, yung binigay ko na ang aming Panginoon sa Kristo, iharap mo pa yung kabila. Hindi mo siya sasampalin. So, bahagi yun na kung saan ay, sabi ko nga po, ay may kabigatan. Sa pagninilay na alin na hindi ka makapagbibigay na mensahe sa pamagitan lamang ng pagsampan mo rin sa taong ito. Ano pa yung binigay po rito na halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Mateo? Kung may magsakdal sa iyo dahil sa nais na makuha ang iyong baro, ibigay mo pati yung iyong balaban. So, bahagi yun na kung saan ay pangatlo, yung kung sa palitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Yung pong panahon na ito, 2,000 years ago, alam po natin na ang mga Israelita ay sakop ng Roman Empire. Ang Roman Empire may batas na dahil ikaw inasakop ng Roman Empire, halimbawa po ako yung Roman citizen, at ikaw ay halimbawa isang Hudyo o isang sino mang tao na nasa sakupan ng Roman Empire na ikaw ay nalumpig, you were being colonized, ay anong mangyari?
pwede kong ipadala yung aking dala, no? Yung aking bag o yung aking maleta sa iyo hanggang 1 kilometro. So, yun po yung batas. Yung pong ibang Romano, alam po ito kasi para may ibang Romano, dahil sa katuwaan lang, gusto niya lang ipakita na siya ang victor, siya yung nagwagi. O di lamang sa paggawa ng nainis siya sa iyo, dahil ikaw ay hindi Romano, ipapadala sa iyo yung kanyang dadalhin. Kasi ano yan, gusto niya lang ipakita na ikaw ay nalupig ko. Yung lahi mo ay nalupig namin. Parang iniinsulto ka. Ano sabi ni Jesus? Dalhin mo pa ng 1 kilometro. So ito po yung ilan naman sa mga limbawa na ipinapahayag ng pong may kapal. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihirap sa iyo. Pero ano nang isa'y paiwating ng pong may kapal na hindi ka dapat mawasak. Gawa ng nabanggit na pangyayari. Maging ikaw man ay naging biktima ng nabanggit na masamang pangyayari sa iyo. Hindi mo dapat ikawala ng iyong pagkatao. Kasi higit na ipinamamanhid yung mensahe na ipinapahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, no? It's not punitive, but restorative. Pangalawa, makita natin na ipinapahayag sa pong may kamal, maging pong binigay po sa ikalawang pagbasa, no? Na ano yung ikalawa? Yung primacy of love. Ang pangunguna ng batas na pag-ibig. Ibig sabihin, sa ating pagkilos, hindi pwedeng mawalan ng pag-ibig. Kinakailangan palaging may kasamang pag-ibig sa anumang ating gagawin. Kaya nga sinasabi ko, kahit nakaaway mo, iibigin mo. Pero ano yung sinasabi nito? Na yung pag-ibig na ito, hindi lang basta palaging kasama. Dapat palaging nauuna. Palaging nauuna. The primacy of love. Palaging una ang pag-ibig. So yung pamantayan na ipinapahayag ng buong may kapal, isang pamantayan na makita po natin na hindi pwede ka, walang kasamang kapag-ibig. Na yung kaganapan ng buhay, ang pagiging katulad ng Ama, yung perfection na ipinahayag ni sa pagkat ikaw ay magaling. Hindi. Yung panyaya na pinapahay ng pong may kapal, yung kaganapan mo rin, ha? Kung gaano kang umibig. Yun ang magiging sukatan ng pagiging tunay na tagasunod mo sa ating Panginoong Jesucristo. May pag-ibig ba dyan? Nauuna ba dyan ang pag-ibig? Yun ang dapat natin nabigyan ng katanungan. Hindi yung makita lamang na sapagkat ikaw ay sumusunod sa panawagan ng pumaming kapal, hindi lamang sapagkat ikaw ay magaling, no? Ngunit higit sa lahat ay alin, ang pasiyan mo ay ang iyong pagmamahal. Ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga, yung perfection ay hindi gawa ng kayamanan mo, hindi gawa ng kagalingan mo, hindi gawa ng kagandahan ng laki mo, kundi alin? Gawa
ng pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo. Bakit? Kaya nga nung sabi rito, ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Ba't ka naging templo ng Espiritu Santo? Kasi ano, nananahan sa iyo ang Diyos. At paano nga sabi mo nananahan sa iyo ang Diyos? Nananahan sa iyo ang pag-ibig. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ikaw ay palaging umiibig at palaging inuuna mo ang pag-ibig, sigurado kasama mo ang Diyos. Sabagat ang Diyos ang pag-ibig. E ito yung binigyan natin na hingin ng paghinilay. No? Sa lahat pa ng ating pagkilos, nandun baga yung pag-ibig. Kaya nga po, yung paanyayan ay binibigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Yung pong nilagay natin dyan sa altar. No? Bagaman hindi po masyadong dominant, no? Yung puso. No? Para alin, yung sentro ng ating pananampalataya ay nakabase sa pag-ibig na ipinamamanhik ng buong may kapal. No? Kasi yan po yung istorya ng krus. Ang istorya ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang istorya kung paano palaging kasama ang pag-ibig. At hindi lang basta palaging kasama ang pag-ibig. Palaging una ang pag-ibig. At yan po kapag inunan po natin yung pag-ibig, ay nakita po natin, sabi nga po noong nakaraang linggo, na justice without love, ayan eh, brutal. Brutal. Kinakailang palaging kasama ang pag-ibig. Yung pag-unlad ng walang pag-ibig, ano yun? Ay di mangyari lamang ay pera-pera lamang. Kinakailangan kahit na yung pag-unlad, may kaakibat ng pag-ibig. Kasi kung hindi, mawawala ang respeto mo sa kapwa mo tao. Ang titignan mo na lamang ay ang galaw ng pera. So, makita po natin ang una ay ang pag-ibig. The rest will follow. Sabi nga namin, paano yun kapag yung pag-ibig ay walang katarungan? Ay, hindi pag-ibig yun. Hindi yun ang pag-ibig na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng ang pag-ibig na pinamamahalin ng Diyos ay walang katarungan. Siguradong may kasamang katarungan yan. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan na alin. Una, palaging dapat kasama ang pag-ibig. So ito pong dalawang itong iniwanan kong maging bahagi ng ating paghinila. You know? Hindi ko tayo pumapayag sa ngipin, mata sa mata lamang sapagkat una, yung pagkilos natin na hindi lamang para magparusa. Huwag talin, para magbuo. Hindi lamang punitive, but restorative. Pangalawa, dahil una, palaging kasama ang pag-ibig. The primacy of love. Ito itulog namin sa harapan ng buong may kapal. Siguro sabihin natin, mahirap. Mahirap isa katuparan na palaging una ang pag-ibig. Kaya nga rin ang kailangan natin, lumapit tayo. Lumapit tayo sa Diyos. Kapag hindi nyo inuna ang Diyos, hindi nyo maintindihan na kinakailangan palaging kasama ang pag-ibig. At kung talagang inuuna natin ang Diyos, hindi pwedeng walang pag-ibig. Magkasama yan eh. Yan yung ating Diyos na pinaniniwalaan. Ang Diyos ng pag-ibig.
Magsitayo po tayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos. Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng lahat at lupa. Sumasampalataya ng anak ko sa Kristo, sa anak ng Diyos. May inaon natin lahat. Nagkatawang taon siya na lang na Espiritu Santo. Pinanganak sa Tamaribirin. Pinagasabi ng Kodyo Pilato. Pinako sa krus na matay ng libing. Pinako sa kinaroon ng mga imaw. Nang may tatlong araw na buhay na magiging. Magyan sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa langit. Doon magmumulat para dito at ulong sa nabubuhay na matay na tao. Sumasampalataya ng malakos sa Diyos, Espiritu Santo. Sa banal ng sipahan, katawitan. Sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng patay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, dumalangin tayo na makasunod sa Kanyang sa kapanalig. Naway araw-araw nating isabuhay ang hamon ng mabuting balita sa bawat kailangan. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway patuloy na isulong ng Santo Papa Francisco at ng mga alagad ng simbahan ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan gaya ng pakikiisa ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway maging mahinahon at makatwiran ang mga pinuno ng mga bansa upang sa bawat sigalot ay magsikap pumanap ng lunas batay sa kapayapaan at pagdadamayan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway iwaksin natin ang pagtatanim ng galit at pag-iiganti. At sa halip ay pakinggan ang atas ni Jesus tungkol sa pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway magkaroon ng ibayong lakas at sigla ang mga magtataguyod ng kapayapaan at huwag silang sumuko sa harap ng mga balakid at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway makaranas ng ginhawa ang mga may sakit, lalo na ang mga naghihingalo, ang mga nag-iisa sa buhay, at yaong mga nagugutom at walang hanap buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Diyos Amang, tinuturuan mo kaming mapakabanal tulad ng kabanalan ng Yesus. Turuan mo kaming sumunod sa Kanyang kalooban upang kami makapag-alay ng angkop na handog sa Kanya. Amen.